Hobby, it's Gem again, ang New York Denim Vlogger, and welcome back to our channel. Kung bago kayo sa aming channel, sana magustuhan niyo ang video nito, at kung magustuhan niyo ang video nito, sana pag-visit ang aming other vlogs, and don't forget to like and share and subscribe para dumami na tayo. So for today's video, mga B, is about laundry business muna tayo. So, kailangan muna natin ng pagkakakitaan, kaya balik alindog tayo sa negosyo. At ang ating tatalakayin ngayon ay about sa bakit nga ba bumabagsak ang laundry business? Or ano nga ba yung nagiging sanhi? Bakit nag-failed yung mga ibang business owner? Pero bago ang lahat, gusto ko muna pumbatiin ang aking mga viewers dito sa aking channel. And especially yung mga viewers po dito sa laundry business. So thank you so much po sa inyo na mga nanonood at nakaka-appreciate po ng mga tutorials or yung mga tips and ideas na i-share ko about laundry business. So mga B, yun na nga, dumako na tayo dun sa mga tanong ng marami. Bakit nga ba bumabagsak ang laundry business? Ano nga ba yung nagiging reason? Or ano yung mga possibilities kaya bumabagsak to? Actually, mga B, wala naman kasing laundry business owner na gustong mag-fail or malugi yung kanilang negosyo. So, syempre, sa lahat naman kasi ng business na papasukin ng isang negosyante or isang nagbi-business, is syempre dapat meron tayong personal knowledge dun sa mga papasukin nating negosyo. And when it comes dito sa laundry, ako ang maipapayo ko lang or masasabi ko based on my experience sa loob ng 9 years dito sa industriya ng laundry business. Ito ay masistemang negosyo. Ito ay mabusisi. At dapat talaga yung mismong owner ang maging unang tao nung negosyo na to. So, kung nagpaplano ka na mag-business ng laundry, much better na meron ka talagang personal knowledge or meron ka talagang idea dito sa papasukin mong mundo ng laundry negosyo. Kasi maraming chance din talaga kaya bumabagsak ang negosyo na to. So, number one, siguro for me, is yung pagpasok sa ganitong negosyo na sumusugal agad ng ganung kalaking kapital. Alam naman natin na pag sinabing laundry negosyo or laundry business, especially nowadays, mga B, milyon ang nilalabas sa kapital ng mga kalabada natin dyan. At hindi po biro ang kumapital tayo ng milyon. Hindi biro yung ganung kalaking kapital na ilalabas po natin. So, yung pagsugal kasi ng ganung kalaking kapital, yun is number one risk na. No. Actually, you know what? Hindi natin kailangan maglabas ng ganong kalaking kapital para lang pasukin tong mundo ng laundry business, no. Yun na nga, yung number one natin is yung risk nung paglabas mo ng ganong kalaking kapital, which is millions of peso ang inilalabas ng iba sa atin, nang hindi naman din napapanahon or nailalagay yung tamang negosyo sa tamang lugar. So, yung number two natin is siguro kapag mali tayo ng pinosisyon or pinaglagyan ng negosyo natin, yun yung isang factor talaga eh, mga B. Yun yung isang factor kung bakit din bumabagsak ang isang business. Actually, hindi lang laundry business. Kahit anong negosyo, ang mailagay sa maling pwesto, lugi talaga. Kasi meron tayong tinatawag na market or minamarket talaga natin or target market natin. So before ka dapat mag-open ng business mo, dapat isipin mo muna, number one din is yung target market mo. Of course, meron kasi tayong iba't iba yung level kasi ang tina-target natin na mga customers eh. Like sa laundry, yes, for me that's very important kasi malawak ang kapasidad ng laundry business. Hindi lang ito sa community, hindi lang ito sa hotels or dun sa mga commercials company, hindi lang din ito dun sa mga busy persons, no. Ito ay pwede mong masakop yung mga kung ano yung kakayahan mo rin na sakupin. Like for example, ako, yung unang-una naming minarket or unang-una naming target market, yung
community or yung dun sa area lang namin, yung mga neighborhood namin. So, nung natutunan ko na at nakuha ko na yung tamang formula, kasi may mga matututunan ka pa dyan, marami ka pang magiging failure dyan, marami ka pang matututunan bagay at may experience, no? Pero sa experience ko, natutunan ko kung paano yung tamang formula ng mga ginagamit kong Fabcon, detergent, and etc. para magustuhan ng customer, although iba-iba sila. Magkakaroon ka ng isang formula na pag naamoy nila, ikaw yon. So, laundry shop mo yon. So, yon. Nung natutunan ko na siya, natutunan na namin siya kung paano rin yung tamang pag-budget lang para yung aming bills, expenses is hanggang dun lang. That's the time na nag-search na ako about sa mga companies. Like, uniform company, like yung mga beauty company, like Marie France Bioessence Facial Care. Ayan, lahat yan naging kliyente na namin. Hanggang sa pinasok ko na yung mundo ng mga hotels. Hanggang sa naglalaban na rin kami ng mga ganun. So, yun. You know what? Hindi kami nagkaroon ng isang pwesto or masasabing andito yung shop ko. Maniwala kayo sa hindi, we are almost nandun lang kung saan kami nakatira. Pero nakakakuha ko ng mga ganong kliyente. Nakakakuha ko ng ganong company. Kasi minsan nasa strategies din yon. So again mga B, pag nandun ka sa maling pwesto, tapos ang target market mo, hindi naman din pala yun yung makukuha mo. Alam mo yun, isa yun sa reason na kung bakit pwede kang bumagsak. Titingnan mo rin kung yung pwede mong kitain dun sa lugar na yon at over dun sa expenses mo. Kasi minsan, kumikita tayo pero yung kinikita natin, napupunta lang yun dun sa upa natin. So, wala rin tayong kinikita. So, yun na nga mga B, share ko lang din sa inyo na yun nga yung sabi sa inyo kanina na hindi ako talaga nagkaroon ng isang shop na talagang may shop ako, na umupa ako na may shop talaga ako, ganun. Ginawa ko nung nag-start pa lang ako, dun lang ako dun sa may harapan ng bahay namin. Kasi mas naniniwala ako na hindi ko kailangan pumosisyon dun sa mismong main road. Dahil hindi naman talaga nandun yung target ko eh. Although daanan yun. Mas maganda kasi na nandun ka dun sa isang subdivision or nandun ka sa community ninyo. Kasi andun yung mga tao. Nandun yung mga kapitbahay mo na nagsusuot ng damit. Nandun sila mismo. So, dapat nandun ka. So, kung may pwesto ka naman na kaya mo naman lagyan ng maliit na shop, okay na yon. And wala namang masama na kumuha pa tayo ng ibang shop sa iba. Ang ginawa ko, share ko lang sa inyo yung experience ko. Ang ginawa ko dun sa ibang talagang shop na sinasabi ko sa inyo, na hindi naman talaga ganun kalalaking shop, is mga receiving station lang. So, hindi ko kailangan kumuha ng malalaking shop para lang masabi na may shop talaga ako. Lahat ng mga kinuha kong shop sa every subdivision na kinuha ko is maliliit lang. Pero, nandun yung pangalan namin, meron dun timbangan, meron dun tao, may staff, may cabinet. So, receiving station lang siya. So, sa madaling salita mga B, kumuha ko kada subdivision or kada barangay ng maliliit na pwesto at pinaganda ko yon, at lahat yon ay receiving station lang. At yung doon sa amin mismo, doon namin nilalaban. So, may isang sasakyan na umiikot lang kada subdivision to pick up lang ng mga laundry receipt doon. So, yun. Ganun yung mga strategy na ibig ko sabihin sa inyo na kung makakaupa ka naman ng 50,000 na pwesto, pwede mo naman yun i-divide na lang sa 5 or 10. At least yung market mo malaki pa. Diba? Hindi yung nakastack ka lang dun sa isang lugar. Tapos talagang waiting ka lang kung sino yung magpapalaba doon. Kasi sa totoo lang, maraming strategy para kumita tayo sa laundry. Pero marami ring reason na pwede tayong bumagsak pag hindi talaga natin siya inaral. So yun, number one talaga magpapabagsak sa atin is yung mapupunta lang sa upa, yung kikitain natin. Sa part 2, may part 2 akong ituturo ng murang-murang puhunan para mag-start yung mga gustong mag-laundry business. So, sa ganitong paraan na sobrang safety yung capital ko, pero kumikita ako at nagkakaroon ako ng maraming kliyente. Imagine, hindi ako naglabas ng milyon na kapital, pero yung mga kliyente na nakukuha ko,
I think sobrang worth it kasi talagang kumikita ako ng maganda dun sa mga client na yun. So, ang ibig ko lang sabihin, huwag tayo basta kuha ng mga package na business nang hindi rin naman natin alam kung paano natin yun i-manage or kung paano natin yun mababawi. Minsan, hindi enough yung magsa-seminar ka ng isang beses. Minsan, pwede kang mag-start lang muna dun sa simple. Kasi kapag ka sumobra ka ng dami sa customer, pwede ka naman lang mag-upgrade. And that's the good problem. At syempre, isasama na din natin yung pagkuha ng mga staff natin or yung mga tauhan natin na pinagmamanage or pinag-ooperate natin ng ganitong business. As I said nga kanina, ang unang-unang dapat magtatao sa ganitong negosyo, mga B, is dapat yung may-ari. Para isang tingin pa lang, alam mo na kung ano yung mali at kung ano yung itatama. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Hindi, ang pinaka-importante kasi is hindi mo kailangan sumugal ng ganung kalaki kagad na kapital para lang masabing, uy, meron akong laundry business. Diba? Kasi pwede mong simulan yung isang laundry business sa simple pa lang muna at if magkaroon ka na ng maraming customers kasi matututunan mo yan ng day by day at hindi mo kagad ma-perfect. So, mahirap kasing maglabas ka or mag-risk ka agad ng milyon. Then, dun sa time na natututunan mo pa lang siya or, at nag-failed ka is maapektuhan yung nilabas mong kapital. So, mas maigi naman siguro na try mo muna na bumili ng simpleng mga makina at mag-operate kung ano ba talaga at kung paano ba talaga siya gawin or pasukin at kung paano nga ba talaga yung kitaan sa ganitong negosyo. Huwag mong kalimutan yung number one na sikreto na ikaw ang unang magtatao dito sa ganitong negosyo. At pwede mo panoorin yung ibang vlog ko at gagawa pa ako ng mas marinaw pa na video para maituro sa inyo kung paano yung first day ng pagmamanage ng laundry business. So mga B, sana nagustuhan mo ang video ito at kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to share mga B and please like this video and don't forget to subscribe. So mga B, sana panoorin niyo ring ibang vlogs ko at mag-comment ka lang below kung ano pa yung mga requests mo. Thank you mga B!